just want to greet everyone a good morning. So morning. We're here in front of you, everyone, to stand up for Jesus and give thanks to the Lord because, like most of you, every one of you already know the good news that Lord already blessed us with a baby. Yeah. Hindi ba alam? So, for those who has greeted us, everyone, their congratulations. I want to personally greet you at like formally thank you everyone sa mga greetings na sobra akong na-overwhelmed sa dami talaga ng mga congratulations that we received through social medias and private messages. So, yes, for those who knew us here in ACCI, so we've been married since 2017. So it's been just a long time coming three months. So it's been a long time na we're really waiting to have a baby and praying. And it's not an easy process for the both of us as a couple, like not everyone else, because with the both of us, kumbaga ngayon, may COVID and then you're fully vaccinated. So after about 6 months or 3 months, you need to get the booster. So for us, we needed that. So we went to the different hospitals for the past years. And then everything was normal. And then we decided to visit another hospital. And then we met this doctor through our friend. And then ayun nga, nagpaalaga kami sa OB. So yun nga, so with the booster, so conception naturally. So for us, we need that. So for the past 2 months, we are undergoing for a hormone shots. So yes, and then it's kind of pricey. It's not covered by insurance. So yeah, so for the past 2 months, so we decided na if this is not yet effective, we will stop the process of that. But friends, and thank God, kasi within the span of 2 months is the Lord already bless us with a baby. Yeah, we're so happy and blessed. And those for everyone who prayed for us over the years, thank you so much. And so even if we're grateful, we're still not out of the woods, because when we have our checked up last Wednesday, I think, so in the ultrasound, in the sock of the baby, meron siyang katabing blood. And the doctor said that I should avoid heavy work, less stress, and ayun nga, pahinga, lots of rest. And then, so ayun, kung hindi makukuha sa pahinga, and then after that, I think I need to get some injection for the baby para kumapit. But we're positive because God bless us with this baby, and whatever entitles with this pregnancy, I know that God will be with us every step of the way. Yeah. Yeah. And please continue to pray for us, for our baby's health, and for sa mga darating pang months. So thank you po. Salamat, maraming salamat, Sis Tricia. Makakabalik ka na sa... Yeah, we are really blessed this week, and we really thank the Lord. And now we are calling Sister Russel Robles. Sis Russel? Yan. Sis Russel. Ang ating... yan. Thank you, bro. Blessed morning po sa bawat isa sa atin. Tunay po talagang Lord ay buhay na buhay sa atin. Good morning po! Napakabuti talaga ng Lord sa atin.
Ang alam mo sa totoo lang kung sarili lang natin yung itatayo dito, hindi natin kaya. But once God na nandito sa puso natin, maitatayo natin siya. Eto sabi ko, anong face to face, gusto ko nang mag-stand up para kay Lord. Pero inintay ng Panginoon kung ano yung gusto pa, meron pa siyang ipiniprepare para tumayo ako dito. Meron kasi akong pinagdaanan 2 days, 3 days, pero alam ko pa, laban ito ng Panginoon, na-diagnose ang aking anak ng dengue. Sobrang baba po ng kanyang platelet, 53. The time po is 9 o'clock po ng gabi, 1 week na nangyang nararamdaman yung sakit ng tiyan, sumusuka siya, sobrang sakit ng ulo. Hindi kami makapunta ng ospital dahil alam natin na pag pumunta ng ospital, COVID, kapag ano, lahat. Eksakto alas 9 ng gabi, sinugod ang anak ko. 3 ospital ang pinuntahan niya at hindi tinanggap ang anak ko dahil kailangan nila ng 20,000 for down payment. 9 o'clock po ng gabi, hindi naman alam niyo yung emergency. But ang sabi ko, Lord, laban mo to. Anak ko, halos yung panganay ko na nag-aalaga sa kanya, Ma, 3 ospital, malala yung pinanggalingan nila. Kaanuhan lang, ang isip ko, Lord, sabi ko, laban mo to. Umiyak lang ako, Lord, ligil lang, nak. Go ka lang, go. Lagi lang sabi ko, go lang. Alauna po na na-injection na ng anak ko from 9 o'clock. Lambot na lambot ng anak ko. Ang iyak ko lang, Lord. Ang hirap malayo sa mga anak. Totoo lang. Pero hindi, umiyak ako dahil wala akong... Nararamdaman ko lang kung anong pagkilos ng pangnundal. Sabi ko, Lord, laban mo to, Lord, eh. Pero ang kagandahan sa pagsubok na dumating na yun, nasa anak ko, nasa Panginoon ako. Paano kung yung panahon na yun na kailangan ko, ang Panginoon nag-i-enjoy lang ako sa buhay ko? Yung consistent natin sa Panginoon, wala tayo. Yung panahon natin na kailangan na mag-serve tayo, marami. Alam ko, maraming panahon na mas may ginugugol tayo. Pero ano yung pinagdaanan namin mag-iina? Parang sa panahon na yun, pinapipili ako ng anak ko, mas mabuti pa nga may yung churchmate mo eh. May time ka. Mismong anak kong panganay, nagsabi niya sa akin, ang sabi ko sa anak ko, nak, hindi ako namili kundi pinili ko ang Panginoon. Patuloy kong pinili ang Lord kasi gusto kong katagpuin ng Panginoon ang anak ko. Dahil sa uhaw niya sa bilang magulang na ako'y malayo. Kulang ang panahon ko, 16 ako taon, iniwan ko, balo po ako. At sa iba, walang nakakaalam kung sino ako, single man po ako. Ilang buwan po wala kaming sahod, pero hindi naman ako nakatingin dun sa walang sahod. Nakatingin ako kung anong kayang gawin ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon ay upang matagpuan at makita ng anak ko kung anong kamay ng Panginoon. Anong sabi ng anak ko, Ma? Salamat sa mga tumulong. Kanya-kanyang nagsisend ng tulong. Sobrang nakakaiyak kasi yung pagmamahal ng Lord, especially sa ECCI family, sa mga pastors, leaders po na nandyan na nananalangin, nagkukumport sa akin. Hindi ako nag-aas na kahit ano, ba't ang nalang po lang panalangin lang para sa aking anak. Ngayon po lalabas na siya. Sobrang thank you sa Panginoon kasi dumugo po ang ilong ng anak ko kagabi, kahapon. Pero anong nasa sa isip natin, sasalinan siya ng dugo. Pero hindi siya inallowed ng Lord na masasalinan siya ng dugo. Alam ko, God is a miracle. God is a healer. When you trust God, full more yung buhay mo, ipagkatiwala natin sa Kanya. Buong pamilya mo maliligtas. Yan yung patutuo ng Panginoon sa akin, sa atin lahat. Ano yung buhay ko? Nasabi ko nga, Lord, yung COVID na dumating, hindi ako nawiwindang kung ano man meron. Alam ko kasi nilalakaran natin. Sana alam ko lang na dapat talaga yung time natin sa Kanya. Hindi tayo mawala. Dahil pag dumating itong unos na to, saan tayo tatawag? Makakalapit ba tayo sa ating mga pinagagagawa before? I'm sorry to say, marami na nakalimot sa Panginoon. Nakakaiyak lang po kasi kailangan natin na yung mas malalim pa tayong may relasyon sa Panginoon, magamit di lang sa pamilya natin, kundi to encourage them. Maraming nananlalamig, pero ako para sa akin,
totally surrendered kung ano man pong may relasyon ako ngayon. I choose God kasi in relation to Jesus kasi siya lang yung alam kong makikitaan ko ng pagmamahal na hindi ko makikita sa mundo. Salamat kahit alam ko po yung offer ng mundong ito, napakarami. Pwede kang hilahin niya pero hindi. Hindi yan ang pinili ko, kundi ang pinili ko yung Diyos. Magkaroon ng time sa Kanya, yung gagawitin ka 24/7 na magkaroon kayo ng relationship na panalangin, gagamitin ka. Yun lang po. Maraming salamat sa mga tumulong mula sa New Zealand, kina Sis Mac, na Pastora Ems, na yan na talagang non-stop po to comport me, nag-message, binigay nilang tulong. Marami pong salamat sa buong ECC, especially din po sa mga pastors namin, kina Pastora Shane, Pastor Philip, kina lahat po kayo lahat. Marami pong salamat. Yun lang po, tinataas ko to po, glory to God po. Ito ang papuri sa Panginoon. Wala dapat tayo taas, kundi siya lang. Yan ang mamuhay sa atin. God bless po sa bawat isa.